ako, kumpara sa atin, ang nag-reflect sa atin sa inner healing ay pagpapatawad. Sa akin naman, yung humingi ng tawad na minsan gano'n ba kahirap sabihin ng salitang I'm sorry? Gano'n ba kahirap sabihin ng salitang patawad kapatid o patawad kung kanino man? So, yun. Tapos, pag tinanong mo sa isang tao, sis, ano ba ang impact ko sa buhay mo? Bro, ano ba ang impact ko sa buhay mo? Positive or negative ba? Dapat ang marinig mo salita yung positive na nag-reflect siya. Hindi dahil sa ano mo eh, sa good work mo or sa good deeds mo. Yung imahe ng ni Kristo na nasa iyo. So, yun po. At, nagpapasalamat ako na dun sa retreat na yon. Kasi dito ko lang po sa Korea naranasan yung mga retreat na yan. So, nabibless po ako na napakasaya. Napakasaya na hindi dahil sa biruan, napakasaya na nakasama sa Panginoon yung mga nagpupuri doon. At nagpapasalamat ako sa Panginoon na ginamit niya ako para makapagsalita kahit na bulol na ako nung araw na yon. Kinakain ko na yung salita ko, hindi ko alam kung na siguro ganun talaga kahit na gano'ng kakabihasa sa ibang bagay, pero pag sa salita ng Panginoon, tanging ang Diyos na dapat makikita sa pamamagitan mo. Yan po. Walang nagbigay ng tissue. Sorry. Ay, ako pala magtatawag. Ate Shay. Praise God. Tunay ng Panginoon. Tunay nga na napakabuti niya kasi pang-apat na yun, na-retreat. Kung babalikan ko lagi kong binabalikan kasi kung yung sa una. Mga una ilang kami sa tabing ilog. Sa tabing ilog na provided lang ng Panginoon ng isang kapatiran na isang kapatiran. Talagang walang-wala kami lahat noon pero pinubride ng Panginoon hanggang sa pangalawaan Logos. Kami sa Logos naka-encounter kami. And pangatlo sa Namyangju tayong mga CCM. Nakita ko yung, pinakita sa akin ni Lord ko ano yung use ko. Use ko bilang isang mananampalataya sa Kanya. Talagang bakit ba, bakit na, nagkaroon ng kasagutan kung bakit lagi sinasabi ni Pastor, kailangan tayong mag-pray, mga membro niya, kailangan mag-journaling, mag-devotion. Sinare ko pa agad yun sa minister ko after na umuwi kami. Hindi nakita ko yung revelation ng Panginoon. Kasi bago yung retreat, pinag-pray. Yung laging na-announce ni Pastor sa CCM, we need to pray, mag-pray lagi. Ipag-pray natin, pray and fasting. Ginawa namin lahat din yun. Talagang makikita mo pala, ganun kabuti ang Panginoon kung makikita mo na yung mga bawat kapatiran, bawat delegate. Talagang nandoon yung communication, buong puso nilang ibinibigay, yung bukas puso sila. Talagang, Lord, ito pa.